Very good afternoon po sa ating lahat. Maayong hapon sa aton tanan. So nandito po ngayon si Vegeman sa isang taniman po sa Davao. At maswerte po tayo ngayon at makakita po tayo ng isang tanim na kung tawagin natin ay isang money maker. And syempre, hindi po makukumpleto ang ating video kung wala po tayong resource person. Ibig sabihin po, siya yung magpapaliwanag sa atin kung paano ba ang pagtatanim ng crop na ito and kung paano tayo kikita sa tanim na ito. So, partner, pwede ka ba magpakilala, partner? Yes, sir, magandang hapon o mayong hapon ka na itong tanan. Ako di ay si RJ Munoz, ang field marketing representative ng East West Seed. Asal ko dito sa Davao. Ay, matagal ka na ba sa kumpanyang East West, partner? Opo, medyo matagal na po, sir. Mga ilang taon ka na dyan? 5 taon na ho. 5 taon na? Opo. So, matagal-tagal na rin. So, I assume, talagang kabisado na rin yung mga tanim-tanim dito, ano? Yes, sir. Okay, sa ngayong hapon na ito, anong pag-usapan natin? Ang pag-usapan po natin, sir, ay ngayong hapon is itong tinatawag namin dito na atsal. Atsal? Atsal. Atsal? Yes, sir. Okay. O sweet pepper. Ah, sweet pepper yan. Yes, atsal ang atsal. Local term dito sa Davao, ano? Po. Okay. O, partner, tinitingnan ko nga itong mga tanim dito. Isa, parang dahon, puro dahon yung nakikita ko, ah. Yes, sir. Puro dahon ba yan? Ano ba yung tanim na yan? Puro dahon, sir, pag hindi mo tiningnan ng mabuti sa ilalim. Ay, ganun. Opo. May sekreto ba dyan? May sekreto, sir. Ayun. Money maker. Alas, di ko pala naman. Talagang money maker. Kung ganyan kadami ang bunga. Opo. Ayan, ipopokus ko sa mga, para sa mga viewers natin. Ito daw po yung atsal. Eh, grabe naman talaga magbunga. Yun. Ay, isang puno na yan. Ito sa may gawing tagiliran ko. Ayun, sa loob ang bunga. Doon sa gawing likod ko. Ayun. Eh, kaya naman pala, yung sabi nga nila ay money maker ito, partner RG. Opo, sir, money maker po. Actually, Luzon, Visayas, and Mindanao, itong atsal ay talagang money maker daw eh. Opo. Okay, so yun ang tanong ngayon ng mga viewers natin, bakit tinawag na money maker yan, no? Siguro kumikita. Oo, at sir, kumikita. Paano nga kaya ginagawa yon? Okay, kikita ho talaga tayo pag sabi nila, kapag mayroong TLC or tender loving care. Wow, tender loving care. Gustong-gusto ni Vegeman yung tender loving care na yan eh. Kasi talagang sa kahit anong crop, kahit TLC ay mahalaga talaga. No? Opo. Alam mo, TLC, tender loving care. Loving care. True love, something yan eh. Pwede rin ganun. Pwede, ano? Okay. Basta TLC, tender loving care, meaning kailangan natin alamin yung ating halaman. Kailangan natin siyang alagaan mabuti. Opo. Hindi ito pwede yung tama dito, ano? Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Kasi sayang ang gastos. Ang gastos, okay. Kasi ang paggugulay ay negosyo, ano? Negosyo din po. May kapital, tapos eventually meron kang ginansya. Opo, ganun po. Okay, partner, paano bang pagtatanim nitong atsal na ito? Turuan mo nga kami. Opo, ang pagtatanim po ng atsal, actually, ganun, may mga iba't ibang pamaraan. Pero dito sa atin sa Davao, okay. Simple lang ho. Simple lang. 20 to 21 days mula pag tanim sa okay, panlaan. Simulan natin dun muna sa yung siyempre, paano pagpapatubo ng buto nito? Pagpapatubo ng buto nito, sir, siyempre tanim natin or isok natin or iso natin sa seedling tray. Seedling tray. Opo. Okay, may mga video tayo dyan actually. Opo. Na pinakita. Yes, kung paano yung pagtatanim sa seedling tray. Opo. So ito, ay anong pamilya ito? Solanaceous. Solanaceous, yung maliliit ang buto. Maliit na buto. So ibig sabihin, yung solanaceous, itatanim mo sa seedling tray, gaano katagal doon? 21 to 28 days. 21 to 28 days before ilipat tanim yung punla. Dito. So, okay. So, nilipat tanim dito, ano? Diyan sa taniman na yan. Dito sa puno, ano? Dito sa puno. Ayan, diyan. Ayan. So, isang ano lang pala? Isang puno sa kada butas? Isang puno lang ho talaga. Ah, okay. So, hindi pwedeng dalawa? Hindi pwede, sir. Bakit? Kung tingnan natin is dagdag gastos, tapos sunod nun, hindi ho ganito kataba yung tanim natin kasi dalawa silang kakain. So, ang ibig mong sabihin, mag-aagawan sila dun sa nutrients na ilalagay natin dyan. O sa bagay, sa laguba naman ng halaman na ito, malago siya, tsaka maraming bunga, talagang hindi kailangan ng dalawa rito. Isa-isa lang ito. Isa-isa lang. Okay, so tinanim dyan. Okay, so pagkalipat tanim ba, usualing tanong paano alagaan? Anong abono dun? Nung pagkalipat po lipat dito tanim. Sa area, okay. After 7 to 10 days, magde-drench po ng... Drench meaning? Complete. Complete, 3 to 14. Anong sabihin ng drench?
Tutunawin ho yung abono sa tubig. Tutunawin yung abono. Opo. Gano'ng karaming abono? Isang tinapa po. Isang sardinas. Sardinas na abono na complete. Opo. Tapos ilalagay sa tubig na 16 liters. 16 liters. So isang kargada ng knapsack sprayer. Tapos pag natunaw na doon. Saka ididilig po. Ididilig dito sa yung seedling na itransplant dito. Itransplant dito po. Okay. So that's 7 days. 7 yes, days after noon. Ganun pa rin po, 14 days, 21 days, ganun pa rin. Abono pa rin, tripling 14 na naman. Tapos nun? Pag ika-apat na po na application, okay, yung mga 28 days na. Bago po mamulaklak. Bago mamulaklak, asan may bulaklak nito? Ito po. Ayan, ito, bulaklak. Ayan, bulaklak yan, ayan. Opo. Okay. Bago mamulaklak, complete, tapos urea. Mimix natin yan. Opo, mimix natin. Tutunawin pa rin. Opo, tutunawin pa rin. Ganun pa rin sa isang kargada. Gano'ng karami? Isang tinapa ba ulit? Isang tinapa ulit, tapos magdagdag po ng kalahating urea. Kalahating urea. Opo. Kailangan ng urea pampadahon. Pampadahon, pampagreen po ng ating tanim. Pampagreen ng tanim natin. Opo. Okay. Pero hindi pwedeng masobrahan ng urea, no? Hindi po. Kasi masabi mo sa lakas niya, 0.5 ba? Yes, sir. 0.5 nung sa tinapa, no? Okay, tapos nun? Tapos nun, sir, pag lalabas na po yung bulaklak. Bulaklak, ayan. Pwede na pong 1846 plus potash. Plus potash. Opo. Yung pagmimixin mo rin yun. Opo. Didrench ulit. Ididrench ulit, sir. Meaning, didilig dyan. Didilig dito sa puno. Sa may malapit sa puno. Opo. Okay. Ayos, ha. So, after nun, panagbubunga na. Tuloy-tuloy na po yun. Pero kung sobrang dami, ho, tapos hindi natin matansya na, hindi lalaki yung iba, so dagdagan po natin yung potash. Potash, yun ang dinadagdagan natin. Okay. Sige. Ano naman itong plastic na ito? Okay po, ito po yung plastic mulch. Mm-hmm. Ito po yung ginagamit natin pang cover ng plot. Okay, bakit kailangan i-cover yung plot na yan? Kasi plastic, oh. Opo, unang-una po, tulad nito, yan. May nakasayad. Pag hindi po ito naka-cellophane or naka-plastic mulch, wala na ito, sir. Wala na yan, hindi na pakinabangan na yan, sisira yan. Opo. So napoproteksyonan siya dyan. Opo. Ano pa, partner? Tapos, wala pong damo. Walang damo? Puno, opo. Oo nga, no? Malinis nga naman, no? Opo. Yung pagitan, medyo may damo-damo, pero opo. Yung may mga plastic, kahit tingnan natin sa kabila, wala nga naman talagang damo yung tinataniman natin. So magandang tingnan, no? Ano pa, partner? Pero pa mga advantage yung plastic mulch na yan? Mamaintain po yung moisture ng lupa. Moisture? Opo. Kahit tag-init. Tingnan natin, may moisture ba talaga yun? Opo. Kung tingnan natin, pag yun, medyo basa pa ho yung lupa. Oo nga, yung halaman gusto niya, yung tama lang yung ano niya. Opo. Pagkabasa niya, hindi tuyo, hindi rin basang-basa. Tama po. Okay. So partner, mga ilang days tayo before maka-harvest? Yun yung gusto malaman nila. Mula po pagka-transplant. Yung 28 days, di ba sabi mo? Transplant, okay. Transplant sa area, 55 to 60 days po. Eh, bilang tayo ng 55 to 60 opo, days, magsisimula na tayo ng umarbes. So 55 plus 30, mga 85 days. Kulang 3 buwan, magsisimula na tayo ng umarbes. Mabilis lang din ba ano, kaysa opo. Kumpara sa palay, mga 4 na buwan din yan. So ito mga 3 months, dire-diretso na to. Dire-diretso na ka. So once na magsimula ka mag-harvest, kano kabilis, kadalas? Ang harvest every po nito, ano every 3 to 4 days. Every 3 to 4 days. Dire-diretso, mga ilang buwan ba tayo dire-diretso mag-harvest? Nagdepende din ho kasi sir sa TLC. Pero sa average? Sa average yung... po sir, iba nga darating ng 6 na buwan. Ganong katagal? Ganong katagal sir. Pero na average, 2 ba? 3 buwan? 4 na buwan? 4 sir. Mga 4 na buwan, dumiretso yung harvest. No? Depende sa klima, sa lupa, opa, sa TLC, yung pag-aalaga. Okay. Yung isang puno na ganito, sa daming bunga na yan, opa. Mga ilang, ano yan, ilang pirasong bunga may puproduce niya? O ilang kilo? Ang bawat puno po nito is mag-average po ng 2-3 kilo. Average, average lang po yan. Pwede pang sumobra doon. Pwede pang sumobra doon. Kada isang puno hanggang sa sabihin na natin na mawala na siya o mamatay na yung halaman natin. Opo, sobra pa doon. 3 kilo. Opo. Aba, marami yan ha. Marami tulad dito. Partner, ayan, itatayo tayo. Tingnan natin yung ano, ilang puno meron dito? 3,000 mahigit, sir. Ano yun, 3,000. 3,000. Sabi mo kanina, average siya, mga 2-3 kilo. Yes, sir. So, sa 2 kilos na lang, 3,000 puno times 2 kilos. 6,000 puno. Magkano naman ang presyo? Kahit sabihin lang natin na 20, sir. 20? 20 times
6,000 ba? Opo. Magkano yun? 120. 20,000 pesos? Yes po. Not bad, ano? Yes, sir. Pag ganun, kumikita pa rin ba yun? Kumikita ko din po. Magkano kaya nagastos niya dito? Siguro, sir, ang nagasto niya dito, pati na po ang lahat-lahat na. Oh, labor, yung other inputs. Opo. Siguro, ang pinakamataas po, mga 15,000. 1,500? Yes, sir. 15,000? 15,000. Tapos, 120? Yes, sir. Pati neto siya, 105,000? Yes, sir. Kahit sabihin na natin yung sobra nun. Eh, pero mura yung presyo nun, sa 20 pa lang. Sa 20 pa lang yun, sir. Kasi pagkakaalam natin, ano, sa history, minsan 100, 150 pesos. Di ba? Yes, sir. So, pag ganun, times 5, kung 100, 500,000. Matindi pala talaga ang kitaan nyo dito. Yun ang idea. Kaya, sikreto pala itong moneymaker na ito. Ha? Kaya nga, tinawag siyang ang bagong bida. Bagong bida ba ang pangalan itong ano na to? Ano ba pangalan ng variety mo na ito? Sultan F1 po. Sultan ano yan? Sultan? Sultan F1 Sweet Pepper. F1 ang bagong hybrid. Bida. Bagong bida. Hybrid ba ito? Yes sir. Hybrid po. Oh, okay. Kaya ho mabulas at saka maraming mamunga. So pwede pagkakitaan pala ito? Pwedeng pwede po. So sabi natin kanina magkano na ito? 105,000? Yes sir. Sa 3,000 na puno. So kung medyo tumaas pa ang presyo, maging 100 pesos, mga kalahating milyon ang kikitain natin dito. Pwede sir. Pwedeng pwede. Ay nako. Mag-farming na lang kaya tayo. Pwede sir. RG. Pwede. Pwede sir. Si Benjamin, alam mo ang passion ni Benjamin is maghatid ng mga ano eh, teknolohiya, mga kaalaman sa pagtatanim ng gulay. Okay. Siguro pag nagretiro na tayo, tsaka pwede natin gawin yan. Pwede, pero sa sir. Ngayon, ito yung passion natin eh. Apa. Yung makatulong tayo sa mga farmer natin. Di ba? Apa. Okay, partner RG, before tayo magpaalam, ano, eh, ano pa bang may share mo ng mga tips sa pagtatanim nitong atsal? Unang-una po ang tips po na gawin natin. Una, hindi po natin kalimutan ng poong may kapal. Poong may kapal, siyempre. Prayer siguro siya sa prayer mo. Po. Prayer. Tapos yung pagmamahal natin sa ating halaman. Opo. At saka yung hindi lang ho sa halaman, pati rin po sa ating kalusugan. Kalusugan? Opo. Ano yung sabihin? Kasi kung hindi tayo malusog, sir, paano tayo pupunta sa ating farm? Ah, okay. Paano dapat malusog tayo. Malusog din yung ating mga halaman. Pananim. Okay. Tama naman yun. Ano? Tsaka siyempre siguro dapat kumain ng gulay. Tama, sir. O yun. Yun hindi lang karni. Ba? Hindi yung puro karni ang gustong gusto. Masyadong carnivorous. Ano? Opo. So dapat kay maging, hindi naman vegetarian, pero dapat kumain tayo ng gulay. Ngayon, partner RG. Yung sinabi mo na sultan na produkto mo, saan ba available yan dito sa area mo sa Davao? Yes sir, available po ito sa mga agribet supply tulad ng Kaumahan, Incorporated, Mingo Enterprise, Simple Agrichemicals, Misty, Agribet Supply. Po. Tapos, sa part naman po dito sa Toril, GAB, Agribet Supply at saka Evergreen. So marami pa lang nagkikere nitong produkto mo na ito po, na Sultan po. F1. Yes po. Okay, so mga gustong sumubok, meron ba yung mga maliliit na pouch lang na pwede nilang mabili? Yes sir, marami po. Meron po tayong available na pakete. Oo. Tapos meron po tayong bulilit can or yung kinapasize. Kinapasize. At saka meron po tayong 25 grams. Yung pinakamura, magkano yun? Yung pouch ba yan? Opo, 55 to 60 pesos. Ilan naman ang laman nun? Ang laman po nun is 180. Marami na pala yun, ano? Po, kung gusto mong backyard lang, eh puno na, 55 pesos lang. Siguro 55-60, depende sa dealer. Opo, saan, depende ano? Sa dealer. Pwede palang subukan ito. Pag uwi ko nga sa amin, sumubok nga ako itong sultan na ito. Maganda yung ano, ano. Partner RG, apo. Kung sakaling may gustong magpa-supervise o may gustong mag-inquire, pwede ka bang ma-text o matawagan man lamang? Pwedeng pwede, sir. Kahit nga sa email ad, pwedeng pwede. O sige, ano yung cellphone siguro? Para cellphone mabilis. Number ko po, sir, 0917-5545309. Isa pa, partner? 0917-5545309. Okay, pwede magpabisita sa farm? Pwede sir, i-text lang may po. May bayad ako ba yun? Wala ho. Libre naman? Libre naman po. Text lang po ahead para mapa... Ahead. Maganda yung ano, siguro naka-schedule para hindi naman yung text ngayon gusto mamaya na o bukas. Siguro mga ilang days yung ano mo? Siguro sir, mga 4 to 5 days. 4 to 5 days opo. Bago mabisita. No? Unless ay talagang free na free ka. Opo. Pwede mo na insegida, pwede pumuntahan. Ano? Okay. Sige, partner RG, maraming salamat ha. Sige, at sana may natutuhan sila sa ating short video tungkol sa Atsal apo. O yung Sultan na Sultan F1 na pinopromote mo. No? And sa ating mga viewers po, no, ito po ang inyong Veggie Man. And sana
may natutuhan po kayo ngayon ano sa ating short na video ano. So ang focus po natin is yung bunga po ngayon ng sultan na sinasabi ni RG na pwede nating maging source of income o maging money maker daw po itong tanim na ito. So sabi po niya sa 3,000 puno na ito, posibleng kumita ng 100,000 hanggang kalahating milyon ano. Kung talagang tataas ang presyo sa merkado. Okay? So sa muli po, ito po ang inyong Veggie Man. And don't forget po no, mag-subscribe po tayo para sa iba pang mga video sa YouTube channel po ni Veggie Man, Sir Mike the Veggie Man. At meron din po tayo sa Facebook, yung Facebook page po natin na Sir Mike the Veggie Man din po. Para po kayo makapagtanong at mapanood nyo pa po yung ibang mga video po ni Veggie Man. So sa muli po, maayong hapon sa inyong tanan. Ito po ang inyong Veggie Man, Sir Mike the Veggie Man. Salamat po.